Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Pulilan Branch para sa update natin dito sa mga motor nila. Or dito sa motor na to, eto yung SYM Bonus 110. Para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. So ayun na nga, tingnan nyo naman. Meron tayong kulay blue rito. Meron silang iba't ibang kulay doon. Meron silang glossy at saka meron silang matte finish. So itong nasa harap natin ay matte finish na kulay blue, yung lining or yung decals. So para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, umpisa na natin yung walk around para dito sa motor na to. Ayos yan. So ayun na nga, dito sa kanyang headlight o dito sa front view ng kanyang handlebar at headlight is mapapansin natin ay halogen bulb pa rin naman to. Itong signal light niya dito sa part na to is halogen bulb pa rin naman yan. Okay, ito yung kanyang design para sa kanyang headlight. Okay, or certified clean emission to dahil Euro 3 na rin to. Pero ayun na nga, itong Bonus 110, balita ko pa-phase out daw pero sana i-retain nila to kasi okay to, improve lang nila ng konti and then okay na to, no? Kasi sa mga ganitong motorcycle, ito yung isa sa mga matipid na motor kahit sabihin natin na carb type to. So pagbaba natin dito, meron tayong emblem ng SYM, so medyo premium looking yung dating niya para sa akin. Okay, may mga lining, may open part siya rito, then dito sa gilid meron tayong Bonus 110 na makikita. Yung kanyang decals, kulay blue, na meron siyang gray na combination. Meron din dito sa side na to, SYM, tsaka kulay blue, and then gray, yung part na to. And then kulay blue, yung kanyang decals dito, and then meron tayong malaking bonus dito. So hindi ito SM bonus, no? Okay, SYM bonus. Bulking tingnan, yung kanyang front fender, flexible din yan. Ayan o. Ganda ng pagkamat. Gusto ko yung finish ng kanyang paint job. Okay? So, na-cover nung ating front fender itong shock natin dito. So, protected talaga siya. Yung kanyang extension para sa kanyang front fender, mahaba yan. Meron din siya rito na design. So, naka-telescopic fork. Gusto ko rito yung kanyang paint job para sa kanyang telescopic fork. Kulay black. Meron siyang mga glitter effect. So, naka-wide spoke tayo rito. Kenda yung kanyang tires. And then yung size is 2.25 by 17, so mabalahibo yung kanyang tires. Dito naka disc brake tayo rito, naka dual piston caliper, kulay gold yung kanyang paint job dito. Part na to, kita nyo naman yung itsura natin dito. Maganda yung design niya, para siyang ibon yung part dito, lalo na yung side dito, diba? Okay yung design niya para sa akin. Sana i-retain nila to, itong Bonus 110 na to. Gusto ko lang ng improvement talaga para dito, or gawin nila tong FI para at least meron tayong pagpipilian, FI tsaka carb, diba? Part na to, meron siyang open para at least ma-adjust natin yung carb dito. Hindi na natin kailangan paklasin yung ating mga fairings dito. So sa paint job ng ating makina, black, tapos meron siyang mga glitter effect dito. Gusto ko yung pagkaka-imbose dito ng SYM. And then meron siyang nakalagay na Sanyang Motor Taiwan. So sa lahat po na nagtatanong kung yung ating SYM dito ay China bike daw ba? Ang SYM po ay sa Taiwan. Ayan po. Okay? So ayan, sa kanyang kickstart, stylish yung datingan natin dito. Pero medyo magaspang yung kanyang texture. Okay? Yung kanyang foot pegs, hindi siya napiplip. Pero makapal yung goma na ginamit nila rito, tsaka quality. Okay to, hindi ka masyadong madudulas dito. So sa kanyang rear brake pedal, hindi siya mukhang pang tricycle yung datingan. Good yun para sa akin. And malapad yung kanyang tapakan dito. So sa kanyang part ng body, matte finish pa rin naman to, itong kulay black. And okay yung datingan niya sa akin, yung texture niya, yung finish niya, okay, maganda. Quality kung titingnan niya. So yung tambucho natin dito, hindi siya ganun ka-stylish. Pero ang linis,
Pero ingat tayo rito kasi wala siyang cover para dito sa kanyang exhaust. So meron pa rin naman tayo rito ang foot pegs para sa angkas na piplip din yan. Pero ang ganda rin ng kanyang paint job para dito sa kanyang swing arm. Quality yung pintura. Ito glossy. Ganda ng pagka-glossy na ito. Ganda ng finish niya. So meron tayo ritong part na pwede kayo magtali rito in case na meron kayong mga gamit. Meron kayong mapagtatalian dito sa side ng kanyang swing arm. Okay. Naka-drum brake tayo dito sa likod. Naka-wired spoke din tayo rito. Kenda rin. And yung kanyang tires is 2.5x17. So, mabalahibo din. Same lang din nung kanyang design dun sa harap. So, ito, masasabi natin na itong si Bonus 110 is new stylish na nakalagay. Ayan. Ayun o, kiniklaim naman ni Bonus yun eh. New stylish. Talaga stylish naman yung dating anong kanyang decals dito. Okay, basang-basa mo yung Bonus dito sa side na to. So, syempre, sa grab bar, meron tayong parang carbon fiber yung datingan niya rito. And ano din siya, para siyang binalot na goma. Kung titingnan niyo mabuti or kakapain niyo mabuti. Stylish siya, sumasabay yung ating taillight sa kanyang grab bar. Okay, halogen bulb pa rin naman to, pati yung kanyang signal light is halogen bulb pa rin tayo rito. Meron tayong reflector, lagay ng plate. O medyo bulky rin tingnan or malapad yung ating rear fender dito, tsaka flexible naman siya. So dito sa side, meron tayong open part or dito natin ino-open yung ating upuan. Okay, ayan, naka-open na yan. So yung susi niya, napaka-cute nung susi. Meron tayong naka-embossed dito na SYM, side by side naman yan. So ingat tayo rito dahil medyo maliit siya, baka mawala siya. Yan. Dito sa side, meron tayo ritong chain cover. Ganda nung texture para dito. Sa kanyang sprocket size is 3808MC yung nakalagay dito. So 38T yung kanyang sprocket size. Sa kanyang shifter, naka dual head shifter tayo rito. Ganda rin ng finish para dito. Then yung kanyang side stand, napaka-smooth nito. Sa kanyang upuan, mapapansin natin is malapad siya. Pabukaka yung design natin dito. Pero sana itong part na to, awasan ko to para at least hindi tayo masyadong bukaka dito. Malambot, meron din siyang stitches dito. Mukhang premium naman yung ating leather na ginamit dito. Ayan o, premium siya. Meron tayong helmet hook dito, metal to. Hindi to basta-basta mapuputol, okay? So yung kanyang tank nandito sa harapan. Madalas kasi yung mga ganitong motorcycle nandito sa part na to yung tank. Pero itong si Bonus 110 nandito sa harap. So hindi nyo na kailangan susian to para ma-open natin yung cap. Ayan, rekta na siya. Pwede na kayo magpagas. So sana rito, suggest ko lang kay SYM na lagyan nila to ng goma. Para at least in case na hindi siya basta-basta magagasgasan. Diba? Katulad na ito, may gasgas siya. Oh. Or bumabakat yung ating goma dito sa upuan. So meron tayo rito ang compartment, at least kahit papaano meron tayong mapaglalagyan ng mga basic tools tsaka siguro face mask, kasha rito, di ba? Dito naman sa ating panel gauge is naka sporty looking yung ating panel gauge natin dito. Handlebar niya naka upright position. Ito yung itsura ng ating panel gauge. Signal light dito yung sa taas, dito sa taas yung kanyang gear indicator na 1 to 4, 4 speed to. Manual, okay, semi-automatic. And then neutral, speedometer, odometer, dito yung kanyang fuel gauge. Sa mga switches, pangkaraniwan na switches or ordinary switches na ginagamit ni SYM. So dito sa side, meron tayong on and off ng kanyang headlight, electric starter. Gusto ko yung pagka-yellow na ito. Dito sa side, high and low, signal light, busina. Ganda rin yung pagka-yellow dito sa busina niya. And then, dito sa ilalim, yung choke niya, okay? Dahil nga carb type pa rin naman to. Yung grip niya is makapit. Ganda nung kanyang grip. So, sa lever, maganda rin yung lever niya. Okay? Sa throttle, mababaw. Sobrang babaw na to. So, check naman natin kapag nakaupo tayo rito or kung kaya ng 5.2 na kagaya ko. Okay? Check natin. O, yun o. Abot natin siya. Yan. Isang kamay lang muna tayo ngayon dahil yung helmet ko nga is nasira. Okay. Pero yan, abot siya. Medyo madulas lang yung part nung ating
flooring, pero abot natin siya. Yan yung datingan natin dito. Okay, yan. Ganyan, pag naka, ano tayo, nagra-rides. Okay. So, nakataas yung aking paa doon sa kabila. Dito naman, nakababa siya. And, so yung sasak nga pala na ito. Maganda rin yung bounce niya. Okay din. Yung upuan, malambot din. Okay din to. Goods din to. Pagdating natin sa long ride, yan, mahalawak pa yung ating position natin dito. So, ayan. Okay to. Ayos na ayos din. So, yun na nga. Okay. So, para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandiyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. So yun nga mga best, no, eto na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos siya. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!